Hello, Destiny Alaminos and Destiny Calasiao. Welcome po sa ating localized Sunday service. Okay? Praise God, no? At tayo pong lahat ay nandito muli. Can we start our service with a prayer? Sige po, let's just close our eyes and let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we come to you, Lord, with a humble heart, knowing apart from you, we are nothing and we can do nothing. So God, we ask for your presence this morning. We ask for your Holy Spirit to be with us. Lord, salamat. And I pray for your grace, God, at nawa ang bawat isa po ay maihanda sa inyong apong ginagawa at gagawin sa mga panahong ito. We love you, we honor you, in Jesus' name. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, I want to thank also yung worship team, no? Salamat Pastor Chris and the worship team ng Kalasyo. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating worship team? Okay, meron po akong mga ilan ba yung nandito sa Kalasyo ngayon, no? Hindi namin inopen kasi tawag dito, nag-iingat po tayo. Okay? So praise God. Okay, para po sa mga first timers, no? I am Pastor Sandy Padilla and I am the satellite pastor ng Destiny Church Alaminos and Destiny Church Calasyao. Pag first time niyo pong mag-join ngayon, okay, please comment first sa ating pong comment section and our engagement team will message you at gusto namin kayong makausap at makilala mas malapitan. Okay? So ngayong umaga, no, I will continue yung ating pong series about Endgame. Okay, kung maalala natin yun, yung part 1 ng ating Endgame, no, ang title is Endgame, a Great Encouragement. No, yung pong end times, actually, no, sa marami, o pag kulang ka ng knowledge, parang nakakatakot kasi end of the world na, mawawala na lahat. Pero yung Endgame, actually, no, it's a great encouragement. Bakit? Ito pa lang yung, ano, ito po yung simula na kung saan mas mai-encounter natin si God. Isang encouragement na tayo po'y magpatuloy sa Lord. Encouragement na ito pala'y reunion, okay, ng lahat magmula noon sa simula hanggang sa panahon natin. So it's a great encouragement. Ano pa? Second Sunday, endure till the end. So yung pong end game, yung pong second coming, yung end of days, it is also an encouragement na tayo po dapat ay mag-endure till the end. Bakit? Kasi si Jesus, okay, chinalis niya o sinabi niya sa kanya mga disciples and also sa ating pong lahat na may mga matitinding mangyayari. At sabi nga doon, no, it's just the beginning of a birth pain. Kaya in-encourage tayo anuman yung pinagdadaanan natin ngayon kasi nga ang nangyayari ngayon hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ay talagang masasabi nating matinding trahedya. Okay, matinding pasakit, pero sabi ni Jesus, simula pa lang daw. Okay? So, kapag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, ikaw ay may sakit ngayon, maaaring ikaw ay nasa hospital, okay, meron kang COVID, o kulang ng finances dahil sa at marami ngayon, no, nanghina ang trabaho, ang negosyo, nawalan ng trabaho. So, ito isang challenge sa atin that we need to endure till the end. Nakuha natin, kailangan natin ng matinding endurance. And of course, yung part 3, last Sunday, no, shinare sa atin, to be faithful till the end. Na, kaya nga, no, kung babalik si Jesus, dapat tayo maging faithful. And while meditating, no, yung sa mga topics natin, napag-usapan namin mga pastors na ang next na topic na pag-uusapan natin ngayon is Faithful Till the End Part 2. Okay? And ngayon po pag-uusapan na itutuloy-tuloy po natin, no, last time pinag-usapan natin Matthew chapter 25 and 24, and then yung last Sunday is about the parable of the 10 virgins. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is the parable about talent. Okay? The parable of the talent. Sige po, pwede bang samahan ninyo ako na magbasa ngayon ng Bible, okay, in Matthew 25 verse 14 to 30. Sige po, basahin po natin, tapos let's dive in the Word.
Okay? Basahin natin, verse 20, chapter 25, verse 14 in the ESV version. Sabi ito, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents. Verse 17. Sabi ito, so also he had, he who had the two talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Verse 19. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. Verse 20. And the master who you delivered, Verse 20, and he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. Verse 21, his master said to him, well done, good and faithful servant. And you have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Verse 22, and he also who had the 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. Verse 23, sabi dito, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Verse 24, he also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid and went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. Verse 26, but his master answered him, you wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming, I should have received what was owned with interest. Verse 28, so take the talent from him and give it to the one, to him who has 10 talents. 29, for to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Verse 30, and cast the worthless servant into the outer darkness, in that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Okay? Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Okay? In this parable, si Jesus, in-explain niya ulit, okay, kung ano ang mga, ano yung katulad nung kanyang pagbabalik. Okay? Kasi nga, no, in Matthew chapter 24, no, sinirduon ni Jesus, okay, kinuwento niya sa mga disciples kasi nagtanong sila, kailan ang end? Okay, yung pagbabalik mo, end of the world. Kaya nga ang topic po natin ngayon is end game upang ihanda po ang buong church. And the best way para po maintindihan natin ang end of times or yung the last days is yung pong mga teaching ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi malinaw po, okay, yung kanyang pagkakaturo dito, okay, sa mga parables na shiner po niya. And last Sunday, ang pinag-usapan po natin is the 10 virgins. Ngayon naman po, pag-uusapan natin is the parable of the talent. And pwede nating matutunan? O ano kayang tinuturo ng ating Panginoong Hesus Kristo with regards to His second coming sa parable of the talents? And what does this parable tell us, okay, in relation to the coming of our Lord Jesus Christ? Para po, maihanda po tayo, mahalaga na maintindihan natin anong sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi nga, kung babalikan ko po, nung tinanong siya ng kanyang mga disciples, hindi niya sila sinagot kung kailan yung eksaktong date. Hindi niya sila, okay, nagbigay nga siya ng signs, pero at the same time, nagbigay po siya ng, I think, 5 or 7 na parables with regards sa kanyang second coming. At ang isa, okay, na parable na tinuro niya ay itong parable of the talent. So, ano bang pwedeng matutunan natin o ano bang pwede nating gawin,
Okay, habang si Jesus ay hindi pa bumabalik para po maintindihan natin. Alam niyo ba? Okay? The parable of the talent. Okay, ito po yung point number one na gusto kong maintindihan natin. What does this parable tell us about in relation to his coming? Number one, okay, the parable of the talent, it is a story about responsibility. Okay, kung dadating si Jesus, okay, kung babalik siya muli, okay, ano ba dapat natin gawin? Ano ba dapat natin maintindihan? At yung kinuwento nga ito ni Jesus, okay, in Matthew 25 verse 14, sabi dito, "For it will be like a man going on a journey who called his servants," okay, sabi niya, "and entrusted them his property." Okay, and yung nga, ang kwento dito, yung meron daw isang master, pero itong master na ito, it represents God. At kung sino yung mga servants, tayo as Christians o mga tao. At sabi dito, no, tayo daw ay pinagkatiwalaan. Okay? Binigyan tayo ng, actually sa ibang translation, in the Message translation, sabi dito, verse 14, okay, sabi niya, "It is also like a man going off on an extended trip. He called his servants together and delegated responsibilities." Okay? So, nilinaw po dito, no, na delegated, no, binigyan daw tayo ng mga responsibilidad. Ano yung responsibilidad nito? To one, he gave, ang linaw sa message, $5,000. To another, $2,000. To other one, sabi niya, is $1,000. Ito, take note, depending on their abilities. Okay? So si Lord, no, and then he left right off. Sabi niya, the first servant went to work and doubled his master's investment. The second did the same, but the man with the single thousand dug a hole and carefully buried his master's money. Tingnan niyo, when God created us, He did not only created us to enjoy life, okay? But also, we were created for responsibility. Ako naniniwala, I believe, we find meaning in our lives when we live our life responsibly. Because that is part of God's design and purpose. Dinisenyo tayo ng Lord, kinreate tayo ng Lord, hindi para mag-enjoy lang. Pero another thing na dapat maintindihan natin, meron ka at akong responsibilidad na binigay ang Diyos. Tignan nyo, in Genesis chapter 1, verse 28, okay, sabi dito, God blessed them, ito si Adam at saka si Eve, okay, and said to them, "Be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Pero ang ganda ito sa Message translation. Okay, para mas maintindihan natin, sa Message, basahin natin sa Message translation. Sabi dito, God created human beings. Okay? Sabi niya dito, He created them God-like, reflected God's nature. He created them male and female. God blessed them, tiyo, prosper, reproduce, fill earth, take charge. Tapos yung sumunod, be responsible. Excuse me, hindi po COVID yun. Nasamid lang. Kailangan ko na ng water, please. Warm water. Okay, sabi dito, be responsible. Sabi ng God, prosper, reproduce, fill earth, take charge, and be responsible. No? Ano ibig sabihin ng be responsible? Being responsible means being dependable. Okay? Nung sinabi ng God, nung kinreate ng God si Adam at saka si Eve, binigyan sila ng responsibilidad. Actually, ang isang work nila is alagaan yung mga, yung kinreate ng God. Diba? Silang nagpanghalan ng hayop. Okay? Nung maayos na yung mga pananim, mga puno. O kaya alagaan yung buong earth. So anong ginawa sa kanila? Keeping, pag sinabing responsible ka, you keep your promises and honoring our commitments. Inom lang muna ko sandali. Okay, ano pa? Pag sinabing responsible ka, it is accepting the consequences for what we say and do. It also means developing our potential. Ito. Kapag inassign ka
sa isang task, inassign ka, okay, meron kang assignment. Halimbawa, ano, ngayong Sunday service, anong isang assignment ko is to share the Word of God. Ano pa, may mga kanya-kanyang assignment yung mga nandito kanina, yung worship team, si Chris ang worship leader, si David ang drummer, si Christian ang bass. Dapat pala drummer si Christian eh, pero dahil kulang tayo, no? Kailangan nating mag-produce ng magandang team. So, actually, pinaplano nga namin nung una, si Jace, babiyahe pa ng Kalasyao, pero meron na palang ano dito, no? Dito si Errol, dito si Christian, si Brain, dinala natin, si Ali nandito. So, may kanya-kanyang assignment ang bawat isa dito na gagawin, na kapag ginawa namin yung kanya-kanyang assignment, magkakaroon tayo ng magandang service ngayong araw. Pero, pag medyo hindi naayos yung assignment ng isa, magkakaroon ng hindi maganda. Pero yung nga, pag responsible ka, anong isang gagawin mo? You will do your assignment excellently. Pero pag pumalpak naman yung assignment mo, responsible ka rin na sabihin, I'm sorry. Okay? Yung po ibig sabihin. So, kinreate tayo ng God, hindi lang para mag-enjoy, kundi para maging responsable po tayo sa mga pinagkatiwala niya sa atin. Tingnan nyo ah, ang mga taong responsable, walang excuse. Ano ibig sabihin nun? Okay, kapag sila may ginawa, talagang ano yan eh, gagawin nila to the best of their ability. Pero minsan nakakalungkot, maraming mga tao ngayon, hindi na responsable. Kapag may palpak, siya kasi. Yung nanay ko kasi. Yung internet kasi. Late kasi dumating eh. Takawin natin. So, church, how I pray, no? Habang parating si Jesus Christ, let us be responsible dun sa binigay sa atin ng God na assignment. Ano nga yung isang assignment natin? You win your whole family. Nakuha natin? Kaya ako parating, nasa puso ko talaga yung pamilya eh. Kasi ang isang pinakamatinding assignment na binigay ng Diyos sa isang Kristiyano, i-win ang iyong buong pamilya. Tanong, nanimisi ka ba? Bakit hindi mo pa nawi-win ang iyong buong family? Nakuha natin? Alam nyo ba, okay, na ang mga taong hindi responsable, na hindi gumagawa ng kanilang responsibilidad, maraming excuse. Alam nyo ba, naggalit din si Lord sa mga irresponsable? Paano? Makikita natin mamaya, yung pong binigyan ng isang talent. Sabi niya, dahil alam ko, magagalitin ka eh. Nangunguha ka ng hindi sa'yo. Kaya tinago ko na lang. Sabi ng Lord sa kanya, you wicked. Okay? And lazy servant. Napakahalaga na maintindihan natin ito. May kanya-kanya tayong assignment. May kanya-kanya tayong task, may kanya-kanya tayong responsibilidad na binigay ng Lord. Pero minsan nakakalungkot, nangingialam ka sa responsibilidad ng iba. Alam nyo ba, in John chapter 21 verse 22, merong tagpo dito na si Jesus at si Peter at saka si John. Ito yung time na sabi ni Peter kay Jesus, Lord, basahin natin, no? John 21 verse 22. Sabi dito, Jesus said to him, if it is my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me. Ito yung tagpo na si Peter, no, tinatanong niya kung anong mangyayari kay John. Pero anong sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, huwag mong atupagin yung hindi sa'yo. Ang atupagin mo yung trabaho mo. Minsan nakikialam ka sa trabaho ng iba, kumusta yung trabaho mo? Minsan nakikialam ka sa pamilya ng iba, kumusta pamilya mo? Nakuha natin? So ang number one na dapat matutunan po natin dito sa parable nito, Jesus is teaching us how to be responsible in the task or assignment that God has entrusted unto us. Okay? Ano pa? What are we to be responsible for? Okay, anyway, ano pa? Number one is we are responsible sa ating time. Alam nyo ba in Psalms 34 verse 4, O Lord, help me understand my mortality and the brevity of life. Let me realize how quickly my life will pass. Sabi din sa Psalms 90 verse 12, So teach us to consider our mortality so that we might live wisely. Sa Message translation, teach us to live well, teach us to live wisely and well.
So itong verse na ito, sinasabi nung psalmist na, Lord, baik silang ang buhay. Baik silang yung time. Hindi tayo pare-parehas ng time na binigay yung buhay. Di ba may namamatay ng 10 years old, 20, may namamatay ng 30, 40, 60, 80, 100. Hindi tayo pare-parehas ng time no, o yung years na mabubuhay dito. Pero saan tayo pare-parehas yung 24 hours? Pero tinan nyo, minsan, bakit maaga ka namamatay? Kasi hindi ka responsible sa kinakain mo. O nag-drugs ka, nag-bisyo ka, maiksi buhay mo. Nakuha natin, minsan nag-uusap kami ng mga pamilya ko, sino yung mga umabot na ng 100? Karamihan sa kanila, ang kanilang diet ay gulay, fish, at maraming exercise. So, pati ang buhay mo, parang ngayon may COVID din. Diba? Naalang last time, no, kausap ko si Sir Rob, sabi niya, yung lungs para natin daw, parang triangle, sabi nung kanyang kapatid na doktor. Kapag ikaw ay nasa opisina lang, upo-upo lang, yung sa ibaba ng lungs mo, parang nagsisrink, tapos tinamaan ka ng COVID pneumonia. Mas lalo nang wala na. So ang kailangan mong gawin daw, dapat daw mag-exercise. Yung mga taong talagang banat sa exercise, sila yung kahit tamaan ka ng COVID, talagang malalagpasan mo. So tanong, responsible ka ba sa kinakain mo? O sinanay ko kasi tinuruan niya akong kumain ng wag kumain ng gulay. Time. Naka natin? So are you using your time wisely? Ito pa. Maiksi lang ang buhay mo. Saan mo ginugugol ang karamihan ng oras mo? Ano ang bago ngayon na sikat yung squid, ano ba 'yan? Oh, Squid Games. Okay? Tanong, nag-cutie ka na ba? Nagbasa ka na ba ng Bible? Gumawa ka na ba ng module? May module na ngayon, no? Puro Squid Game. Okay? So, napangalaga, no? Gaano mo ito, church? Maiksi lang ang buhay. Ito, nung naintindihan ko na tinawag ako ng Diyos na magpastor, nung naintindihan ko na maiksi lang ang buhay ko, alam mo, sabi ko, uubusin ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Diyos. Nakuha natin? Pero pag minsan akala mo mabubuhay ka ng 1,000 years, kung ano-ano pa, naglalaro ka pa sa buhay na ito. Church, maiksi lang ang buhay. Kaya nga mahalaga na maintindihan, let's live our life wisely. How? Serving God. Second, treasure. Sabi dito sa Matthew 6 verse 19 to 21, do not accumulate for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Verse 20, but accumulate for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Saan mo madalas ginagamit ang iyong kayamanan? O baka nga pagbibigyan ng tithe and offering, hirap ka pa. Tapos sasabihin mo, Lord, gamitin mo ako. Sabi nila, pag hindi daw naborn again yung wallet mo, natin, hindi rin, hindi ka patutuong naborn again. O hindi ka patutuong nakakilala sa Lord. So I want to challenge you, saan karamihan napupunta yung finances mo? Sabi nga ni Edmond Chan noon, paano mo daw makikilala ang isang tao mature? Tignan mo daw kung saan napupunta yung karamihan ng kanyang finances. Hello, treasure. Are you giving your life, yung time mo, tapos yung sa finances mo? And then, number three, talents. Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Verse 11, if anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be glory and the power forever and ever. Amen. Talent mo. Yes, binigyan ka ng God ng talent. Alam mo ba, ng lahat ng talento at galing meron ka, galing sa Diyos yan eh. Ang tanong, saan mo ginagamit ang talent mo? Maaring magaling kang businessman, magaling kang leader, okay, o successful ka dun sa kung saan kang field meron ngayon, praise God. Pero alam mo ba, na ang isang purpose why God has given you these abilities and talent para gamitin mo sa kanyang kingdom. Nakuha natin,
ako tuwang-tuwa ako sa asawa ko kasi sa, si Lotis noon, bakit mas gusto niyang magpastor? Kasi sabi nung mga iba sa kanya, ikaw graduate ka ng UP pero ba't ka nag full-time sa church? Mas malaki ang kita mo pag sa labas. Pero sabi ng asawa ko, feeling niya daw nasasayang yung talent niya pag hindi niya ginamit sa Lord. Tango natin, and sabi ko nga, maiksi lang ang buhay na ito eh. Maraming gifted, talented ang gagaling. Pero tanong, nagagamit mo rin ba yung talent mo in serving God? Lalo ngayon, pandemic, no? Marami ngayon na hindi na nagsiserve, nahinto. Bakit? Kasi nga walang face-to-face. Pero find a way na gamitin mo yung talent mo, yung abilities mo to serve God. Ako, tuwang-tuwa ako pag yung anak ko si David nagda-drums. Eh. Kasi magaling siyang mag-drums. Okay? Pagka ito ginagamit niya to serve God. Ibig sabihin, natutuwa si Lord. Diba? Halimbawa, binigyan kita ng isang gamit. Diba? Binigyan mo ng gamit yung anak mo. Na intended purpose ng gamit na yun ay para sa para sa school. Tapos ginagamit ng anak mo panglaro lang. Anong mararamdaman nung nagbigay? Pagagalit ka. Bakit? Kasi hindi niya ginamit dun sa intended purpose. Ang isang major purpose why God give you talent is para po gamitin natin sa Lord. Okay? So, ako, thank God, no? Sila mga nandito. Oh, si Joy, si Ali, no? Mga, sila Debbie. Oh, sila Pastor Chris, Pastor Ramia, no? Ginagamit nila kung anong talent binigay sa kanila ng Lord para sa pagsiserve. Amen? Okay, so ano pang pwede nating matutunan sa parable na ito? Number one, it teaches us to be responsible. Pansinin nyo, yung dalawa, naging responsible sila. Pero yung isa, irresponsable. Saan ka? Responsible or irresponsible? Hindi ko ito tinatanong para i-condemn ka. Tinatanong ko ito para gumising ka. Gising! Amen! Maaba kayong iba sa inyo, nanunood ka ng service, nakahiga ka, nakahilata ka. Baka pwede namang, ano, yung dalawang oras na ito, give your time sa Lord na talagang focus at ikaw ay hindi madidistract. Nakuha natin? Baka wala pa ng dalawang oras ngayon ng service natin eh. Sabi sa katabi mo, ay, makinig! Kukwentuhan na kayo eh. Baka may naglalaro pa habang nakikinig. Hello! Maaring walang nakakakita sa'yo, pero nakikita ni Lord yan. Ang tanong, responsible ba? O inaantok? Magkapi ka, pwede naman. Number two, it is a story about risk. Tingnan nyo ah. To risk is to operate in faith. Faithful. Papansinin nyo, no? Yung dalawa, they were commended for their faithfulness. To risk is to step out in faith. To live life adventurously. Isa siguro na magandang bagay na gustong-gusto ko sa life na ito is mag-try ng mga bago. And isa siguro na parang masasabi kong to risk is yung makataranas ka ng adventurous na life is dati nung bagong Christian pa lang ako, nababasa ko na si Jesus nagpapagaling. Pag may nag-lay hands, gagaling. Ako naman, sabi ko parang gusto kong itry yun. Diba? Ang ginawa ko, no, basta mayroong may sakit, pinagpipray ko. Hindi ako natatakot. Pero ang nakakatakot, diba, pag pinagpray mo, baka hindi gumaling. Tama? Pero yung may risk yun eh, na pag pinagpray mo at hindi gumaling, sabi nila, hindi naman totoo yung prayer mo eh. Tama, hindi? Pero by the grace of God, sabi ko, ang sabi ng Bible, i-lay hands ko yung mga may sakit, gagaling. Sino nagpapagaling? Si God. Hindi naman ako nagpapagaling eh. Pero minsan, bakit hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos? Kasi takot ka. Ang opposite ng faith is fear. Takot mag-try. Nakuha natin? So, napakahalaga na maintindihan natin ngayon, no, to risk is to operate in faith. Meron naman mga tao na, ay, pastor, kinakailangan calculated risk. Ano ibig sabihin ng calculate? Hindi nagtatry ng mga kahindik-hindik, kagila-gilalas kasi gusto niya, calculated lang yung risk. Pero minsan in God, kinakailangan na mag-risk ka eh. Tinan nyo ako, di ba? Nanligaw ako ng maganda at galing UP. Risky yun eh. Bakit? Isipin, kung hindi niya ako sagutin. Tama? Eh ako galing sa UPN ng lata.
Pero liligawan ko from UP, ang ganda pa, di ba? Talino pa. Pero napatunayan ko na matalino asawa ko kasi pinili niya ako. Okay? Pero ang panliligaw doon, may risk. Tama? Eh, ito, si Pastor Chris, sabi niya, si Pastor, nag-asawa ng UP graduate, ako din. Alam ba? Ako natin, risky yun eh. Yung manliligaw ka, nang parang mas mataas yung pinanggalingan, mas yung talent nila, yung tawag dito, yung kanilang standard. Pero, pag hindi ako nag-risk. Ano natin? Another thing, diba? Dati dito, ito church sa Calasiao, dati nasa maliit lang kami na room sa school. Sinasabi ko sa kanila, lilipat tayo sa malaking lugar. Kasi nagbubuhat kami, ang hirap. Risky yun eh. Actually, nung una, wala kaming pangrenta. Pero, nakipagtawaran ako from 35,000, nakuha natin lang ng 10,000 ito. Oh, hanggang ngayon, 10,000 pa rin. Why? Kasi hindi ako takot mag-risk. Naka natin, kumuha tayo ng mga gadget. Okay, by the way, no? Thank God sa lahat ng mga nag-share. Sa Alamir sa Kakalasya, of course, sa Destiny Manila, may bago tayong drums, may bago tayong microphones. May mga, sa Alaminos, may bagong acoustic guitar, may bagong electric guitar. Nakuha natin? And ano pa? Sabi ko lang noon, Lord, I want to have yung the best na internet connection. Alam nyo ngayon sa Alaminos, yung ating, matitesting dapat yung ano ko ngayon, yung bagong, watch out next kung mayroon ng kuryente sa Alaminos. Next month, abangan natin. Alam nyo ba, yung internet natin sa Alaminos, 500 Mbps. download, ang upload niya, ilan yon? Parang 300 or 400 Mbps. It's the best Wi-Fi in Pangasinan. Why? Kasi hindi ako takot na mag-pray ng mga matitinding bagay. Kasi what separates daw a man or woman of faith sa walang faith sa pagpipray. Kung ang pinagpipray mo, Lord, ito lang gusto ko. Kasi wala kang faith. Tawa natin, ano ba isang prayer ko? Lord, gamitin mo ako internationally. O ba, nanunood ngayon si Ate Lolit sa Hawaii. Nanunood ngayon sila Tita Dina, si Kuya Rodel sa Amerika. Tapos yung friend ko, si Jeff, sa San Francisco. Di ba? Parang imposible. O sa Russia, si Jen, tingko. Di ba? Tako natin, noon parang imposible. Pero ngayon, posible pala. Isa pang dream ko, Lord, bigyan mo ako ng mga team na pang-international. Oh, tiyan mo, di ba? Oh, magagaling na team. Nakuha natin? Risk. Ano ba? Yung dalawa. Tiyan nyo, ang maganda dito sa dalawa, sabi dito, the servant with the 2,000 showed how he also doubled his master's investment. Actually, mayroon yung binanggit dito na nung binigyan siya, at once. Nakuha natin, ano ibig sabihin ng at once? Nung pinagkatiwalaan siya, treasure ng master, okay? Nag-risk ka agad eh, di ba? Alam nyo ba na pag ikaw ay negosyante, pwede kang malugi o hindi eh. Nakuha natin? Pero ito, matindi yung mindset niya eh. Gagamitin ko yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Tanong, ginagamit mo ba? Nakuha natin? Ito pang ginawa namin ni Pastora Lotis, no? Nag-open kami ng bagong talk show. Abangan ninyo. Sa ano yon? Sa next week. Okay? October 4. Hindi pa kami yung pinakamagaling na speaker, pero hindi masamang magsimula. Bakit? Ang paglalakad ng isang milya ay nagsisimula sa unang hakbang. Nakuha natin? Risky, baka walang manood. Eh, no ngayon. Pero paano naman kung binless ni Lord at ang manood, 1 billion. That's my faith. Yung mga pinuproduce natin ng mga videos, I am believing God na pwedeng i-bless ng Lord yan eh. Nakuha natin? Pagka natuwa si Lord sa amin, pwedeng lahat ng mga pinapanood, okay, lalabas yung video lang namin. Posible ba yon? Yes! Di ba? Akala mo aksidente, pero yung nga,
Okay? Risk. Ito. Huwag kang... Ito, another thing. Noon, nung sinisirang ko yung pamilya ko, risky yun eh, kasi baka hindi sila maniwala. But, ano kaya, alam mo, yung tatay ko, pinakamahirap yung tatay ko kasi lahat ng sulat ko sa tatay ko, pinapatanggap, di ba? Babasahin niya eh. Oh, so, sinulat ko dun kung paano tanggapin si Jesus. Every sulat ko, tinatanggap niya si Jesus. Tanga natin. So, risky yun na baka punitin na ng tatay ko, pero yun nga, hindi eh. So, napakahalaga, no? Alam niyo ba that God took a risk on us? Paano? Binigyan kanya ng talent eh. Another thing na yung word na responsibility, nung sinesearch ko ito sa dictionary, is yung nga, merong ka daw, yung responsibility, kontrolado mo. Hindi ka pwedeng pakialaman ng Lord. When God entrusted you a talent, when God entrusted you something, hindi na pinapakialaman ng Lord yun eh. Bahala ka, responsibilidad mo yun eh. At walang magagawa si Lord pag hindi mo gagamitin. Pasinin nyo, yung binigyan ng dalawang talent at saka ng limang talent, okay, at their own decision. Pero yung isa, anong decision niya? Itago. So anong nangyari na lang? Which leads me to my point number three. It is a story of rewards. It's about consequences of our actions. Later on, okay, marami malulungkot, marami din magsasaya. Kasi, yung reward mo depende doon sa ginawa mo. Another verse pala na nakalimutan ko kanina, no, sa Hebrews 10 verse 38, sabi dito, but my righteous one will live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Ayaw pala ni Lord yung mga ano, nagsishrink. Alam niyo siya nagsishrink, no, may pinapagawa sa iyo ang Lord pero hindi mo tinutuloy. O meron kang ginawa, pero hindi mo tinapos. Sabi ng Lord, I have no pleasure. Kaya napakahalaga na maintindihan natin, pag binigyan ka ng Lord ng talent, ng gift, o ng assignment, kasi alam ng Lord, kaya mo. Ito, no? Kapag binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon, God is setting you up for a success. Hello. Kasi, babasahin natin yung verse, bibigyan ka daw ng Lord according to your ability. Hindi ka bibigyan ng Lord beyond your ability. Minsan nakakalungkot, marami sa atin, Lord, gusto ko ng match. Pero another things na sinasabi nitong parable na ito, kaya nga ang ating topic is faithfulness. Okay, be faithful till the end. Alam nyo ba, ito, sekreto ito. Pag ito naintindihan natin, God will entrust to us much talent, much resources. Ito, kapag mapagkakatiwalaan ka sa isa, mapagkakatiwalaan ka na sa dalawa, and the literal, pagkakatiwalaan ka na sa lima. So, ang buhay na ito, sa totoo lang, it is all about stewardship. Tama natin? Halimbawa, no, binigyan ka ng bike, ni hindi mo nga malinis yung bike mo, paano ka bibigyan ng motor? O binigyan ka ng motor, ni hindi mo nga lang malinis yung motor mo, wala na, last na yan. Baka nga masira lang yan eh. Bakit? Hindi ka good steward. Ito ah, marami akong mga na-encounter na mga mayayaman na nag-attend sa church. Alam nyo, grabe ang kanilang ano, pag-aalaga sa mga gamit nila. Yung isa na kilala ko, meron siyang ano, may drums na worth 100,000. Grabe, yung drums niya, bago gamitin, pagkatapos gamitin, nililinis, tinatago. No wonder, mga ano, yung sasakyan niya, talagang hindi niya pinapasok sa kanyang garahe na hindi nililinis. O, yung sasakyan mo, may nakita akong sasakyan kanina, parang hindi na kakarwash eh. baka last mo ng sasakyan yan. Bakit? Hindi mo inaalagaan eh. Ito, tinan nyo ah. Subukan mong magpahiram ng gamit sa ibang tao. Tapos, yung gamit na pinahiram mo, ang dumi. Hindi nililinis, pero gamit lang ng gamit. Anong mararamdaman mo nagpahiram? Sasaktan ka, di ba?
tingin kayo sa akin. Okay, nakatingin naman kayo, di ba? Yung mga gamit meron ka, kay Lord yan. Pinagkatiwala lang sa'yo. Kailan mo huling nilinisan? Even yung cellphone, meron ka. Tawa natin? Ako, hanga ako sa asawa ko, talagang ang kintab, ang linis. Yung mga laptop. Talaga nakita ko, umabot na lang 2 years, 3 years. Ilang taon na yung laptop mo, honey? 8 years na yung MacBook niya. 8 years. Tumatagal ba yung laptop ng 8 years? Depende sa gumagamit. Kaya next year, mapapalitan sigurado ng bago yun. Latest model. Bakit? Mapagkakatiwalaan eh. Ikaw, bakit? Lord, bigyan mo ko ng ano? Malaking bahay. Ikwarto mo, hindi mo man lang matupi-tupi yung ano mo eh. Tapos hihingi ka ng malaking bahay. Eh yung kwarto mo nga lang, di mo malinis. Bakit di ka bibigyan ng Lord? Kasi sigurado masisira. Hello? Reward. Itong in times, no, in game, it's all about reward. Hello? Kaya may encourage ka eh. Pag nag-serve ka ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, 100% excited ka sa pagbabalik ni Jesus. Bakit? Ang tatanggapin mo, reward. Pero kung bulak-bulok ka ngayon, ang tatanggapin mo, consequence. Saan tinapon yung isa, ang talent? Actually, ang nag-share about hell ay si Jesus. Sabi niya, itatapon daw siya doon sa lugar, sabi niya, where yung gnashing of teeth, madilim. Nako natin. So yung second coming, it talks about rewards. Pero yung dalawa, di ba? Anong sabi ni Jesus doon sa dalawa? Okay, sabi niya, thou good and faithful servants, enter into the joy of the Lord. Kaya anong gagawin kito? Church, have a new mindset. Imbis na tingin ka na ano ba yung signs, gera na, okay, nangyayari doon sa mga stars. Instead na yon, ang gagawin natin, let's focus on serving God faithfully. Actually, sabi ng Galatians 6, verse 9 to 10, okay? Kaya nga napakahalaga na gumawa ka ng mabuti, sabi dito, no? And let us not grow weary of doing good. Huwag kang mapagod daw gumawa ng mabuti. Oh, good job, nanunod ka ngayon, mabuti ito. Okay, good job, in-invite mo buong family mo, mabuti ito. In-invite mo yung kaibigan mo, nag-share ka ng link, very good. Hello, umaatin ka ng donuts, super very good. Tangan natin, naggawa ka ng cutie mo, nag-cutie ka na ba ngayon? Very good kung nagawa mo. Sabi dito, no? For in due season you will reap. Nakuha natin, we will reap if we do not give up. Meron bang ano? Ayoko nang mag-serve kay Lord. Ayoko nang mag-Sunday service. Ayoko nang mag-cutie. Ayoko nang invite yung family ko. Don't give up. Ito ah. Kung hindi ikaw ang mag-share, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kaya nung naintindihan ko yung gospel, hindi ko na tinantanan talaga na iwin yung aking family. Sabi ko, ako mag-share sa kanila. Minsan kasi kaya hindi mo nawiwin ng family mo kasi inaasahan mo si pastor mag-share, yung cell leader mo mag-share. Ako, ginawa ko noon, ako mag-share sa family ko. Ako mag-disciple sa family ko. Kung hindi ikaw, sinong mag-win? Amen. Be responsible. Don't grow weary in doing good. Sabi pa niya nito, so then, as we have opportunity, may opportunity ngayon, nasa pamilya ka lang, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. In the Message translation, ang ganda. Okay, same verse. Sabi dito, verse 9, so let's not allow ourselves to get fatigued doing good. At the right time, we will harvest a good crop. Wow! Huwag ka na mapagod. Huwag kang manghina. Bakit? You will harvest a good crop. Nakuha natin? Sigurado yun. If we don't give up or quit.
Right now, oh, right now daw. Therefore, every time we get the chance, let us work for the benefit of all, starting with the people closest to us in the community of faith. Hello? Sabi ko nga, the best gift na pwede mong ibigay ngayon is yung sharing Jesus. Minsan kasi nakakalungkot, okay? Yung responsibility, di ba? Ano ba yan? Ang dami nang binigay sa akin na trabaho. Pabigat! Tungkol natin, wrong mindset. Actually, pag binibigyan ka ng maraming trabaho, ibig sabihin nun, mapagkakatiwalaan ka. Hello? Kasi tinan nyo, pag may ginawa ka, tapos dinagdagan ka ng work, dinagdagan ka pa ulit, nai-stretch ka eh. Di ba? Minsan pag nai-stretch ka, wala nang tulog, kailangan mag-research, parang si Ali, kulang ang tulog, kulang ng ganito, nai-stretch ka eh. Ito, good news. Later on, malaki rin yung reward. Nakuha natin? Sa totoo lang, tinan nyo ah, may nabasa ako noon na quote eh. Sabi nila, yung daw mayaman, kulang ng tulog. Yung mahirap, tulog ng tulog. Sobra ang tulog. Hello? Dito, pansinin nyo, di ba? Subukan yung ano, maglakad-lakad sa kapitbahay ninyo minsan. Maglakad ka dun sa medyo... consider na ano na medyo mahirap. Tanghali, nakahilata yan. Pagkatapos kumain, tulog yan. Yung mayaman, halos walang oras kumain. Halos walang oras matulog. Nakuha natin? Kaya mahalaga na maintindihan natin eh. Yung reward mo, depende dun sa ginagawa mo. Kaya nga ang challenge, sabi mo sa katabi mo, may time pa. Hello? Kung tulog ka ng tulog, hilata ka ng hilata. Hello? Nakuha natin? Pag tinignan mo yung responsibilidad na burden, tatama rin ka. Pero ito, pag tinignan mo yung responsibilidad na blessing, Lord, pwede akong, it's an opportunity na gamitin yung talent, gamitin yung resources, gamitin yung ability na binigay ng God sa akin. I tell you, kaya nga pansinin ninyo, may iba, tatlo, dalawa ang trabaho. Yung iba nga, isa lang ang trabaho, pagod na. Hello? Reward. Sabi nyo nga, reward. Okay? Bakit? Sabi ng Bible, no, every good and perfect gift comes from above. Another verse, para ma-encourage kayong mag-work. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Alam nyo, kaya ako nagpakasipag talaga sa pagsiserve sa Lord eh, kasi alam ko, lahat na ginagawa ko, hindi sayang. Ito pa, yung ginagawa ko dito, mayroong eternal consequence. Kaysa sa mag-work ako sa yes, kailangan magtrabaho, pero lahat ng pinagtrabaho, isa sa tinuro ng COVID-19 virus, yung pinagkakaabalahan ng madami, isang iglap, nawawala. Nakuha natin? Sige, habang may time pa, work with the Lord. Eto, minsan nakakalungkot, marami nag-aasam ng match. Pero, okay, yung little, hindi pa ginagawa. So, yung reward mo, actually, depende sa ginagawa. Number four, it is a story about his return. Faithfulness is determined when no one is watching. Ulitin ko, faithfulness is determined when no one is watching. Makikita na ikaw ay faithful pag mag-isa mo sa kwarto mo. Pag mag-isa mo, walang nakakakita sa'yo. Nagpipray ka pa rin ba? Nagbabasa ka pa rin ba ng Bible? Ito, gumagawa ka pa rin ba ng tama? Anong pinapanood mo pag mag-isa ka? Faithfulness. Kaya minsan, minsan nakakalungkot kasi madaling maging banal sa harapan. Pero ang tanong, pag mag-isa mo na lang sa madaling araw, pag mag-isa mo na lang sa kwarto mo, takawin natin, the master left, okay, no one was around actually to check on them. Yung, walang nag-check dun sa dalawa eh. Walang nag-check dun sa isa eh. Takawin natin,
Pero ito, alam nila na babalik yung master. Hindi lang nila alam kung kailan. Tama? Yung mga faithful, hindi nagsayang ng oras. Yung mga hindi faithful, nagsayang ng oras. Tama natin? In Matthew 25, verse 29 to 30, sabi niya, "For to everyone who has will be given, will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away." Kakatakot to. "And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth." Hello? Kaya nga ano eh, mahalaga na maintindihan natin, babalik si Jesus. Pag meron kang ganitong mindset, ito, babalik si Jesus pero hindi mo alam kung kailan. Maaring hindi pa babalik si Jesus pero lahat tayo mamamatay. Hindi mo alam ang oras mo. Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Iyon yung ano eh, iyon yung dapat na paghandaan natin eh. Kaya nga mahalaga, mabuhay ka talaga nang may kabanalan. Kasi hindi mo alam kung kailan eh. Hindi ito para takutin kayo, pero this is a warning. Tama natin? Maaring nagluloko ka sa buhay mo ngayon, this is a warning. Hindi mo alam kung kailan ang oras mo. Hindi mo alam kung kailan yung pagbabalik ng Diyos. Nakuha natin? Kaya nga sabi din ng 2 Timothy chapter 4 verse 1. Sabi ito, "In the presence of God in Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge." Sabi di, sa ASV, ang ganda. "I charge you in the presence of God and Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom." Babalik si Jesus. And point number 5, kulang ng oras. It is a story about the importance of our relationship with God. Yung parable na ito, naku natin, pinakita dito yung relationship nung dalawang servant sa master. At saka nung isang servant, tinan nyo ah, sa yung binigyan ng isa, verse 24 to 25, Matthew 25, "Then the man who had received one bag of gold came, 'Master,' he said, 'I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed.'" Sabi ng verse 25, "So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here's what belongs to you." Pansinin ninyo, no? Nung bumalik yung master, yung dalawang servant, yung binigyan ng 5 talents, saka 2 talents, ready sila. Handa sila. Pinag-iisipan ko, bakit kaya? Okay? Gumawasin ng tama. At hindi nila tinayo. Pero yung isa, nakakatakot eh. Bakit ka tinago? Hindi niya ginamit. Bakit? Tapos ito pa. "He think his master was a hard man." Pero, pansinin nyo, yung dalawa ba, ganun din ba yung isip nila sa master? Hindi. Bakit? Kasi yung relationship nila dun sa master, hindi malalim. Hindi niya kilala yung master niya eh. Pero yung dalawa, sana yung dalawa din. Na kasi kilala namin, ano ko eh, hard ka eh. Kaya di namin ginamit. Iba, naku natin. Pero itong dalawa, mayroon silang magandang relationship sa master. Kaya nga ang challenge sa atin ngayon, okay, yung lack of relationship with the master, okay, resulted in him acting wrongly. Ito, maganda to. Pag mali yung pananaw mo sa Diyos, perspective mo sa relationship mo sa Diyos, minsan, di ba, si Lord naman gusto niya maging banal ako. Ang hirap ko yun. Tama na din. So mali yung perspective. Ako, alam niyo dito ah. Meron ako nabasang quote. Sabi niya, okay, yung daw mga taong namumuhay sa may kabanalan, they will live an adventurous and fantastic life. Yung mga taong namumuhay na may kabanalan, bakit? Tinan niyo ah. Si Peter, si Paul. Grabe si Peter, no? Yung kanyang anino, lumalayas yung mga demonyo. Why? He is living a holy life. Si Paul, yung kanyang panyo, ilagay mo sa may sakit, gumagaling. So, gusto mo ng adventurous life?
live a holy life. Pagkilala mo yung master mo, iba yung dating sa'yo. Pero pag si Lord naman, masyadong ano, stricto. Sa church naman, grabe naman dyan, di ka na pwede. Kasi mali yung perspective. So yung relationship mo, diba, pray na lang pray, basa ng Bible. Pero ang tanong, alam mo ba yung magiging epekto ng isang taong faithful? Nakuha natin? Hindi pa kasi natin na-discover ito eh, pero how I pray na magising po tayo sa tamang pananaw. Nakuha natin? So, it's about, ang story ito, it's about the importance of our relationship to God. Sa totoo lang, tira nyo ah, meron isang verse sa Bible na sabi, sa pagdating daw ni Jesus, sasabi ng mga tao, Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Lord, nagpagaling ako. Sabi ni Jesus, lumayas kayo. Hindi ko kayo kilala. Posible ba na ito rin, oh, warning din to. Gumagawa ka ng madami. Pero kulang yung relationship mo sa God, mali. Meron pa ako isang naalalang quote. Sabi, sometimes we are so busy doon sa mga gift. Pero nakalimutan na natin yung giver ng gift. Focus ka na sa mga talent mo, pero wala kang time sa kanya. Hello, kumusta yung relationship mo sa God? Faithful ka pa rin bang mag-quiet time? Puro quiet time ang sinasabi ko, ano? Faithful ka pa rin bang mag-worship mag-isa mo? Ito na lang siguro. Pagka praise and worship pag Sunday, nakatayo ka ba na mag-worship? O nakaupo ka lang? They'll be faithful to His promise. Tama na din? Yung kinanta nung ano yung hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity. Pag hindi mo na-enjoy yung worship, okay? Pag hindi mo na-enjoy yung worship ngayon kay God, i-cancel mo na daw yung reservation mo sa heaven. Bakit? Kasi gagawin mo sa heaven puro worship. Hello? Hold me in your arms. Have a let me go. I want to spend eternity with you. Nanantok ka. Nalalangan pa. Bagong mindset. Kahit na pandemic, hindi sumasayaw. Ikaw sumayaw ka. Asawa ko kanina, si Pastora Mia. Ano eh, si Lotis ka si Pastora Mia. Sumasayaw sila eh. Hanagan? Pero ikaw, hold me in your arms. Never let me go. Ito. Actually, may yung relationship mo sa God, pag maayos yung relationship mo sa God, may reverence yung pag-worship mo. Pero pag hindi mo kilala na ang nagpapasaya pala sa God ay yung worship mo. Ito, mayroong isang, I think si Tommy Taney, sabi niya, si Lord daw walang nakukuha sa preaching. Bakit? Alam na niya lahat to eh. Pero saan may nakukuha si Lord? Pag nag-worship ka. Seryosohin natin. Amen. It's about the importance. Okay, yung dalawa, maayos yung relationship nila sa Master, sa God. Ano nangyari? Diba? Ginawa nilang maayos. Ito rin. Paano malalaman ng isang tao, isang Kristiyano, maayos ang relationship niya sa God? Ito. Pakinig. Maayos din yung trabaho mo. Nakuha natin? Kasi ito, no? Ako nagtrabaho din ako sa company. Pag nirerespeto mo yung company mo, aayusin mo trabaho mo. Pero pag wala ka ng galang sa boss mo, 'di ba? Palaw-paw na trabaho mo. Pero pag okay yung relationship, grabe, ganadong-ganado kang mag-work, ganadong-ganado kang gawin ng lahat ng bagay excellently. Pero pag wala ka ng galang doon sa ganun ka na lang. Ito rin, yung mga tao rin na maayos ang relationship sa God, aayusin nila yung kanilang work. Okay, pwedeng tumakyat na yung worship team. It is a story of reckoning. Nakuha natin, sabi ng Matthew 25, 26-30, sabi niya, His master replied, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, sabi niya,
you should have put my money on deposit with the bankers. So that when I returned, sabi niya, I would have received it back with interest. So take the bag of gold and give it to the one who has 10 bags. Ito, no? For whoever has will be given more. Ito yung nakakatakot. Kung sino yung mga may talent, may gift. Kaya pa sino nyo? Diba magaling na siyang mag-gitara? Bakit magaling pa siyang mag-drum? Magaling pa siyang mag-bass? Magaling pa siyang mag-gitara? Maganda pa boses niya. Bakit? Sabi nila, okay, sabi ng Bible, kung sino yung mayroon, ibibigay pa. Kasi yung talent na isa, binigay doon sa may talent na 5. Pasinin mo, ikaw isa na nga lang talent mo. Di mo pa ma-improve. Yung pinagkatiwala sa'yo ng Lord, eh yung bahay mo, di mo malinis-linis eh. Yung cellphone mo, nang pangit-pangit, di mo malinis-linisan. Paano ka mag-pipray ng magandang cellphone? Kailan mo huling nilinisan yan? Diba? Kung ano, iiwan mo, minsan nawawala pa. Pangit na nga cellphone mo, nawawala pa. Tapos sabi mo, Lord, bigyan mo naman ng unang iPhone. Hindi mo malang maayos-ayos gamitin. Tawa natin. So napakahalaga, maintindihan natin. Yung meron ka ngayon, alam nyo ba? Ang sa buhay na ito, it's all about faithfulness. It's all about stewardship. Don't ask for much kung yung isang meron ka, di umaalagaan. Ako naniniwala, bakit binigyan ng God ng 5 yon? Kasi napagkatiwala na siya ng isa. Kasi God will give us according to our abilities. Maraming nagpipray ka, Lord, bigyan mo ko ng malaking bahay. Nagre-renta ka lang, di mo maayos-ayos yung... Kailan ka nagwalis sa harapan nyo? Bakit di ka pa nagwalis? Di ba? Di ka pa naglinis? Lord, bigyan mo ko ng magandang damit. Damit mo nga lang, nakakalat-kalat eh. Di mo man lang matupin ng maayos. Church, actually, ang sikreto is stewardship and faithfulness. Yung mayroong isa, ibig sabihin, tinago pa. Ano ibig sabihin nun? Hindi ginamit. Eto ah, naalala ko lang ngayon. Okay lang na mabait kang Christian, ang problema yun eh. Mabait ka, yung wala kang inaapekto, wala kang inaapakan, wala kang ano. Pero pag mabait ka lang, hindi ka naman nagsishare. Delikado rin yun. Kasi sabi ng God, you wicked and lazy servant. Church, there's a day of reckoning. Pabalik si Jesus. Are you faithful with what God has entrusted you? Another thing, how's your relationship with the Father? How's your relationship with your family? How's your relationship with your leaders? Another thing, are you responsible with the time that God has given you? Treasure? And with the talent that God has given you? Kaya ang ganda nung kanta, no? Well, be faithful, Lord, to our promise. Tanong, mapagkakatiwalaan ba tayo ng Diyos na gagawin natin yung pinapagawa niya sa atin until